Yan, magandang araw sa inyong lahat mga kamoto. Welcome back sa ating channel. Panibagong vlog na naman ang gagawin natin. Ito nga palang motor natin eh. Nagpalit tayo ng tail light ng ating motor. Ginamitan natin siya ng LED. Dito, sa ating tail light. Ito. Yan. Ginamitan natin siya ng LED. So, nung nagpalit tayo ng LED, kapag ka nagbe-brake tayo, umiilaw yung kanyang umiilaw yung kanyang park light. So, ayan, oh. Pag pinigyan natin to, umiilaw yung kanyang brake light. So, ayan ang susolusyonan natin. Napakadali lang naman yan. Basic ng tutorial ang gagawin natin. So, panoorin mo ang video na to para may ma-apply ka rin. Kaya, simulan na natin. So mga kamoto, nabaklas na natin. Yes! Tinanggal na rin natin yung kanyang tail light. Ayun. So, kung bago wow, ka pa lang sa amazing ating channel at ngayon DIY mo pa lang napanood ang video na to, pwede mo nang paki-click ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating video ini-upload. So, simulan na natin. So, dito sa ating tail light, yan, may makikita tayo ditong kulay brown na wire, yan. Yan yung ating park light. So, eto, lalagyan natin to ng diode. So, yung diode na ilalagay natin dito, yung silver niya, dapat nakabanda doon at dito yung walang silver na tatak. So, kukunin ko muna yung diode, ikakabit natin. Kabit muna natin. 2,000 years later. So, eto na mga kamoto. Eto yung diode na ilalagay natin. Ilagyan na rin natin siya ng wire. At etong may silver na to, siya yung ilalagay natin sa papunta dun sa may puwitan. At eto namang dark na to, ay itong black na to, na walang tatak na silver, siya yung papunta dun sa papunta dito sa may park light na to, para hindi siya bumalik yung supply pagka piniga natin yung ating break. So, eto, puputulin natin to. Yan. Puputulin natin yan. Yan yung park light ng ating motor. Yan. At ikakabit natin yung may silver na to na mark dito sa diode. Dito natin ikakabit. Sa pinutol natin papunta dun sa ating LED. At eto naman, walang, itong black na to na walang tatak na silver, siya yung ikakabit natin dito. So, hindi siya po pwedeng pag-anon kasi hindi rin ka-apekto yun. So, dapat ang kabit natin pag-ganyan. So, ikakabit ko muna at itetesting na natin mamaya. Ayan, so nakabit na natin yung ating diode at sasalpak na natin ito dun sa ating motor at para ma-testing na natin. So, ito mabisiklisan lang naman kasing video. Ito, ano lang naman kasi, umiilaw lang yun kapag nga nagbe-brake tayo kasi nagpalit nga tayo ng LED light. Ayun, yung LED yung ginamit natin. So, kasi karamihan sa mga motor na nagpapalit ng LED, lalo mga bulb na ganyan, pinagpapalit ng LED, nagkakaroon nga ng problema dun sa kanilang park light. So, pag hindi mo nilagyan kasi ng diode dito, natural, pagkapega mo ng brake, magbabalik yung supply papunta dito, kaya iilaw yung ating park light. So, ngayon, ikakabit muna natin, itetest na natin. Nilagyan naman na natin ng diode. So, okay na yan. Itetest na natin. 2,000 years later. Yan, so natapos na natin. So, titingnan natin yung ating ginawa kung okay na ba. So, susi muna natin yan. Ngayon, pipigay natin yung preno kung mag-iilaw pa yung kanyang park light. Ayan, so wala na. Hindi na umiilaw yung kanyang park light. So, yung tail light naman. Yun. So, okay na yung tail light. Hindi na rin umiilaw yung kanyang park light kapag ka pinipiga natin yung kanyang preno. So, ganun lang kasimple kung paano mag-wiring at paano natin masolusyonan yung ganyang sitwasyon. So, kung kayo nakaka-encounter ng mga ganyang sitwasyon, halimbawa nagpalit kayo ng LED ng bulb dun sa likod o sa tail light ng motor ninyo at maranasan nyo yung ganito kasi kadalasan nangyayari yun sa mga ganitong motor,
Yung iba hindi naman, pero kadalasan sa mga ibang motor pag nagpalit ng LED, eh natural na iilaw talaga yung kanilang park light. So, lagyan mo lang ng diode 'yon. Kahit ang ginamit natin diode doon ay 6 ampere, kahit 6 ampere lang na diode pwede na 'yon para lang na hindi bumalik yung power kapag kapiniga natin itong ating preno, para hindi bumalik yung power para hindi masuplayan yung ating park light. So, hanggang dito na lang ating video. Sana may natutunan na naman kayo uli. At ingat sa pag-wiring at pag-DIY na.